Ayan guys, ang blueberry cheesecake natin. Ayan, tapos ilalagay natin ngayon yun sa freezer. Kahit siguro mga isang oras, mga isang oras mahigit, mga isa't kalahati o ganun. Basta kapag tumigas na siya, pwede na yan. Pwede siyang kainin, pwede na. Ayan o. Blueberry cheesecake na may digestive. Hello guys, welcome ulit sa ating channel. Kung bago ka sa akin channel, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at comment and like. Ito pala, ang gagawin natin ngayon ay blueberry cheesecake. So, ang unang step na gagawin natin, melted butter. Pero naka-prepare na, nandito na. Melted butter to. Ayan guys, sa ibaba ng cheesecake natin. Melted butter is 120. Naglagay na rin ako ng walnut. 30 grams lang yan. Depende sa inyo kung gusto nyo lagyan ng walnut o kahit wag na, pwede rin. Kung may walnut kayo, kung gusto nyo may ibang konting lasa siya, tsaka yung digestive biscuit. Ayan. I-blender natin yan, gigilingin natin. Tsaka ito, i-blender din natin tong walnut. Pagsamahin natin yon. Pero i-melted muna natin yung butter. Pag na-melted na, tsaka natin pag-aluwaluin yan. At guys, hanin muna natin. 350 gram. Tapos i-blender na muna natin. Tsaka natin ilalagay itong walnut. Tsaka yung butter, i-mix natin. Now guys, ibubuhos na natin ngayon tong butter dito sa digestive at saka sa may walnut. Bumuhos natin. Ayan guys, tapos lalagay natin sa cup na dito 30 grams. Ito, lalagay natin to 30 grams. Itong nilagyan natin ng butter, digestive, tsaka yung may walnut. 30 grams lang. Lalagay natin sa cup. Tapos pagkalagay sa cup, na ano na lahat, na ganito ang gagawin doon, pipipiin. Yan, pipiin na siya. Pinipi ko na itong isa kanina. Pero lahat to pipipiin. Tapos ilalagay sa freezer. Ipipreezer mo siya ng kahit isang oras, ganyan. O hindi, wag. Ipipreezer mo siya ng mga 30 minutes or 20 minutes, pwede na yun. Tapos tsaka natin gagawin ngayon yung ano, yung kriyay cheesecake, tsaka natin gagawin yung blueberry cheesecake natin. Ngayon naman, pipipiin natin gawit nitong kutsara. Didiin natin siya. Pipresh natin.
Ayan na, okay na. Napipina natin lahat na ano na natin. Ayan. Tapos, lagay natin ngayon sa freezer. Ayan na, guys. Napipiko na. Ngayon, lalagay na natin sa freezer. Ayan guys, lahat ng gagamitin natin sa blueberry cheesecake, inanda ko na para bubuhos na lang. Ngayon, ang unang paiikutin natin itong cream cheese. Cream cheese, ito ay 270 grams. Una natin paiikutin to bago natin na isalang yung, kasi ito ipapainit natin. So ngayon, salang muna natin tong cream cheese hanggang sa lumambot siya. Palalambutin natin siya, yung malambot na malambot. Yan, paikutin muna natin yung cream cheese. Ayan guys, 5 minutes na pinaikot ko tong cream cheese na to. And pagka ganyan malambot na siya, ipaikutin lang sa number 1. Ayan lang, okay, number 2, ayan lang siyang umiikot, parang lumambot. Ngayon, ang susunod natin gawin itong liquid cream. Liquid cream at saka itong asukal. Ipagsama na natin dito. Bubuhos na natin dito at lulutuin natin siya. Tapos itong milk chocolate tsaka white chocolate, sama na rin natin dito. Para isang bowl na lang, para pagka nilagay mamaya, nilutuin. Sabay na. Ngayon ito, lulutuin na natin ngayon ito guys. Tara, samahan niyo ako. Ito guys, ngayon lulutuin na natin itong asukal at tsaka liquid cream. Kapag kumulo na siya ng konti ito, bubuhos na natin yung milk chocolate at saka yung white chocolate. Guys, inahalo ko siya. Ang nandito, liquid cream at saka asukal. So, medyo kumukulo na tong liquid cream natin na may asukal. Ngayon, hinahin yung mahina lang yung heat natin na ano. Tsaka natin ibubusong white chocolate tsaka milk chocolate. Buhusan natin dito. Haluin siya. Pagka nahalo na, natunaw na yung white chocolate tsaka yung milk chocolate, pwede na natin ibuhus ngayon dun sa cream cheese natin doon. Ito siya guys, ang texture ng ano natin, liquid cream na may milk chocolate tsaka white chocolate. Okay na yun, bubuhos na natin doon. Ayan na, ngayon ibubuhos na natin dito. Blender na natin. Okay na yun.
natin ngayon ni Boss dun sa minix natin na cheesecake. Ayan, ibubuhos natin dyan. Ayan na, pinaikot ko na. Blueberry cheesecake natin. Ayan guys, so okay na siguro yan. Ngayon, ilalagay na natin sa piping bag para doon sa pinreaser natin kanina na ginawa natin ng digestive at saka doon sa may butter. Ngayon guys, ito na, nasa piping bag na. Lalagay na natin ngayon sa cup. Piping na natin siya. Ayan guys, ang blueberry cheesecake natin. Ayan, tapos ilalagay natin ngayon yan sa freezer. Kahit siguro mga isang oras, isang kalahati o ganun. Basta kapag tumigas na siya, pwede na yan. Pwede na siyang kainin, pwede na. Ayan o. Blueberry cheesecake na may digestive. Lalagay na natin sa freezer. Guys, tatapusin ko lang dito ang ating video. Sa mga bago pa lang sa aking channel na hindi pa nakakapag-subscribe dyan, huwag mong kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe sa aking YouTube channel. At huwag mo na rin kalimutan mag-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking video. Maraming maraming salamat po sa mga support na binibigay po sa akin, lalo na sa aking mga kamag-anak, tito, tita, sa mga pinsan ko dyan. Sana po supportan niyo po ako sa aking YouTube channel. Marami pa po akong pwedeng gawin at ituro sa ating video. Maraming maraming salamat po. Ingat po palagi. God bless.